So I think like I'm a bit biased against Diller because of what the anti-mage says, you know. Every time when we scream, Diller, and this Diller, oh my god, this Diller, this he's noob. So he says stuff like that. Ang hirap pag hindi maganda playoffs, performance tapos sobrang late pa na-announce na maghanap kami ng team. Yung mga dating interested sa'yo, wala na. Kung may offer man na iba, hindi mo na gusto. Ito nga ang pinakadahilan ngayon kabatang kung bakit nagahol sa oras ang mga players itong Onyx PH sa paghahanap nila ng bagong koponan. Kumbaga, may mga team naman sana ang kukuha sa kanila pero mas umasa pa rin sila na sana sila-sila pa rin ang magkakasama. Pero ika nga sa vlog ni Boss D, kapag may opportunity na dumating sa'yo at ayaw mong mapag-iwanan ng kaibigan mo, abay mas piliin mo dapat yung opportunity na darating sa'yo dahil kung tunay mo silang kaibigan, mas maiintindihan at magiging masaya sila sa mga mangyayari sa'yo. Pero teka, ohohoy, kamusta ka batang? Si Inspi na naman nga pala ito at nandito na naman tayo para sa isang balita na dapat mong malaman. Pero kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para naman lagi kang updated. Kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Kung mapapansin nyo, tila parang ang Onyx PH players lamang ang talagang sobrang aktibo sa social media patungkol sa usapang hanapan ng koponan. Na kung saan ito nga kasi ay dahil naghahabol na sila sa oras para magkaroon pa sila ng sariling team sa darating na MPL Season 10. At kung ating makikita, itong si Baloyski nga ay nag-post sa kanyang Twitter na kung saan sinabi nitong time na ba to para kunin ko yung plan B ko sa career path ko o try pa one more season. Ito nga ay dahil siguro yung mga teams na natitirang nag-o-offer kay Baloy ay hindi niya mga nagugustuhan, kaya pinag-iisipan niyang mabuti kung itutuloy pa niya ng isa pang season o gagawin na niya ang plan B. Na kung saan ano nga ba itong plan B na sinasabi ni Baloy? Para sa akin ang plan B na kanyang tinutukoy ay unang-una ang pasukin na rin ang mundo ng streaming. Alam natin na madalas sa ating mga pro player na nawawala sa pro scene ay talagang mga nagsiswitch sa pagiging isang content creator. Siyempre, maraming mga tao ang interesado sa posible nilang matutunan sa stream ni Baloy, lalong-lalo na't isang magaling na midlaner namang talaga ang taong ito. Hindi mo rin pwedeng baliwalain ang Facebook page niya dahil ito lang naman ay may 200,000 followers at verified page na rin ito, kaya naman anytime pwedeng-pwede na mag-focus si Baloy sa pag-i-stream. Ngunit ito ang desisyon na kailangang pag-isipan ng maraming beses ni Baloy dahil alam naman natin na sa oras nga na mag-focus sa pag-i-stream ang isang pro player ay nahihirapan o mahihirapan na siyang makabalik sa pro scene. At kung makabalik man siya ay hindi na ito katulad ng dati na sobrang epektibo sa paglaro, kumbaga mapag-iiwanan kang talaga kapag ikaw ay nag-focus rito. Siyempre, ito ay dahil ang pag-i-stream ay kumakain ng napakaraming oras, at sa oras rin kasi na ikaw ay naging partner ni Facebook, abay may obligasyon ka nang dapat gawin sa kanila na hindi mo pwedeng basta-bastang iwanan. Sa kabilang banda, ang isa sa posibleng plan B nitong si Baloy ay ang pagpasok sa pagiging coach ng isang koponan. Dito naman ay hindi talaga aalis sa prosin nitong si Baloy. Kumbaga, parang magiging si Coach Dale lamang siya o magiging Coach Panda, Zico at Macbeth na mula sa pagiging player ay nag-focus na lamang sa pagiging coach.
Ngunit, katulad rin ng sinabi ko kanina, abay dapat itong pag-isipan ng mabuti ni Baloy dahil sa kasaysayan ng MPL dito sa Pinas ay wala pang player na naging coach tapos bumalik rin sa paglalaro na sobrang naging mabisa pa rin sa kanyang paglalaro. Well, meron akong kilalang isang player na ganito ang ginawa noon pero saglit lamang siyang nakapag-coach at nawala rin agad dahil gusto niya ngang maglaro pa sa pro scene. At ito nga ay si Exhort na naging player ng Archangel tapos naging coach ng BNK at bumalik sa pagiging player ng NXPE at ngayon naman ay nasa RSG PH. Kumbaga, hindi rin natin totally masasabing naging coach si Exhort dahil halos kalahating season lamang ito at nawala agad siya sa team na BNK noon. Kaya naman kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin kong mag-focus muna si Baloy sa kanyang paglalaro at tanggapin muna kung ano ang offer na meron siya. Dahil sa susunod na season, kung papatunayan niyang deserve, siyang kunin muli ng malalakas na team, abay hindi, malabong kunin ulit siya ng mga ito. Kasunod naman ay itong si Dilar na kung saan isa rin ang taong ito sa naghabol talaga sa oras para magkaroon pa ng sariling kupunan ngayong MPL S10. Siya kasi ay gusto ring isama sa kanyang magiging team sana ang ilang mga membro nitong Onyx PH kaya mismong siya ay nahirapan na rin agad na magkaroon ng sariling team. Kaya nga kung napanood mo ang vlog ni Boss D, abay sinabi niyang inoferan niya rin itong si Dilar pero ayaw muna nitong iwan ang kanyang mga kasama sa Onyx dahilan para hindi matuloy ang taong ito sa NXPE. Ngunit siya nga ay nag-tweet na rin at sinabing nakahanap na siya ng kanyang sariling team at maraming lumalabas na posibleng sa Indo na nga siya maglalaro. Pilit rin sinasabi na ang EVOS Legends ang kumuha sa kanya dahil alam naman nating naghahanap ng XP laner itong si Coach Zace na mula sa Pinas. Ngunit kung ating babalikan ng vlog nitong si Coach Zace na kung saan in-interview niya nga ang VWise kasama si MTB ay napag-usapan nga nila rito kung ano ang lineup na mabisa o malakas para sa nakaraang SEA Games Tournament. Kumbaga, bumubuo nga sila ng lineup na kung saan ang nabanggit nga nitong si Wise ay bukod tanging si Dilar lamang dahil sina Edward nga ay underage pa para makapaglaro noon sa SEA Games kaya si Dilar ang naiisip nilang isuggest. Ngunit, dito na sinabi ni Coach Zace na parati di umunong sinasabi ni Auntie Mage sa tuwing nakakalaban niya itong si Dilar ang mga salitang si Dilar di umano ay abay, panoorin nyo na nga lang. Anti-match is always saying like, oh, this dealer is stupid. What's he doing? He's stupid. You know? Anti-match always says that about dealer. So I think like I'm a bit biased against Dilar because of what Anti-Mage says, you know. At dahil sa mga sinasabi nga nitong si Anti-Mage tungkol kay Dilar ay hindi sumang-ayon si Says na si Dilar ang maging XP lane para sa lineup na kanilang binubuo sa interview na ito. Kaya nga marami nagsasabi na kung si Dilar talaga ang kinuha nitong EVOS abay parang kinain lamang ni Zace ang mga sinabi niya sa taong ito. At ang pinakamalala ay kung si Dilar nga talaga ang bagong XP laner ng EVOS abay nangangahulugan lamang ito na papalitan niya ang taong nagsabi sa kanya na siya ay ice too big. Tapos si Dilar ang magbibigay ng kampyonato sa EVOS sa paparating na MPL ID Season 10 abay talaga namang mapapahiya niya itong si Anti-Mage. Ganon pa man, isa sa napansin ko ay ang naging post nga nitong si Dilar noong June 10, 2021 noong bumalik ang EVOS dito sa Pinas para makipag-partnership kay NextPlay na kung saan ito nga ay sinir ni Dilar at sinabing EVOS Dilar na para sa akin abay kung siya nga ay magiging EVOS ngayon abay na vision niya na pala ito noong nakaraang taon. Rudy Baldwin left the group talagang malala. Pero marami rin naman ang nagsasabi na si Dilar ay mapupunta sa BTR pero hindi pa rin talaga ito sigurado kabatang dahil malamang sa alamang pinagbabawalan pa silang i-reveal ito hindi ng kanilang kupunan kundi ng Munton. Tama ka batang ang Munto nang siyang may ayaw na mag-reveal agad ang mga teams dahil ito nga ay mas gusto nilang sila mismo ang unang magre-reveal nito kaya kalmahan lang muna natin.
Basta ako, ang nakikita ko lamang ngayon ay ang nakakalungkot na parte na ang ating mga players ay unti-unti nang lumalabas ng bansa na nangangahulugan na sila ay makakalaban na rin natin. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga kaabang-abang na mga mangyayari sa ML community. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Wow.